Magandang umaga mga kapuso! Pagdating sa sport event na weightlifting, maraming na-inspire sa kwento ni Olympic gold medalist na si Heidilyn Diaz at isa na dito si Rose G. Ramos na tubong Zamboanga City na nakakuha ng bronze medal sa weightlifting sa katatapos lamang na 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Ngayong umaga, atin siyang makakasama. Rose G, magandang umaga and welcome dito sa At Home Jamay Regional TV. Kumusta ka this morning? Buenos dias mga kapuso. Okay lang naman po ako. Alright, nako Rose G, congratulations for making the Philippines proud, lalo na ang mga Zamboangueño for bagging the bronze medal sa weightlifting 49 kilogram category. Anong masasabi mo rito? Okay lang naman po kasi unang-una hindi po in-expect na mag-medal po. Yung sa akin lang, yung target ko lang nabuhat, yun lang yung goal ko, gagawin ko yung best ko, magawa ko yung best ko. Ano ko talaga yung target na buhatin ko. Rose G, isa sa mga kilalang atleta ng ating bansa ay si Heidilyn Diaz. Paano ka ba na-inspire sa kwento ni Heidilyn? Ako po kasi, may pinsan lang kasi din po ako na nag-invite sa akin ng mag-weightlifting. So, naengganyo lang po ako na subukan yung sport na yun. Nung tapos nakita ko sila Ate Heidi, na-inspire din ako na one day gusto ko rin din ganito. Or mas pa. Yan so. Rose G, masasabi rin natin once in a lifetime experience ang paglahok sa SEA Games. So, kumusta ba Rose G ang pakikitungo mo sa iyong mga katunggali sa weightlifting? Nakita ko sila like, di ko in-expect, like, tingin ko sa kanila malalakas din. Parang ano din, medyo mahirap din kasi sir, like, yung mga kalaban ko na, ano, yung iba, nag-medal na sa Olympic, yung ano, yung mga nakakalaban ko. So, nagiging challenging talaga sa akin, sir. Parang mas na-inspired pa ako. Hindi naman ako sa natatakot na. Pero andun pa rin yung kabado ako, sir. Like, ano, sa isip ko na lang na God, ikaw na ang bahala. Yun. Nako, G, alam talaga ng karamihan na hindi basta-basta ang sport na weightlifting. So, G, kwentuhan mo naman kami kung ano ba ang disiplinang kailangan gawin sa sport na ito. Para sa akin po, ano, sa unang-una sa kung sa category ko kasi sir, ano, 49 kasi ako sir, nagre-reduce ako sa pagkain talaga sa akin, sa disiplina, sa pagkain. Tsaka, ano, sa sumunod din sa sinasabi ng coaches, gano'n. Jay, let's talk about hardships. Sa sport na weightlifting at saka sa sport journey mo, ano-ano ba mga challenges na na-encounter mo na at paano mo ito na-handle? Siguro para sa akin po. Nung may mga ano din kasi ako sir, parang nung sa akin yung trauma ko sir. May trauma kasi ako sir. Ano, last qualifying for SEA Games din, hindi ako nakalaro doon kasi nasiro nga ako sir, natalo ako sa kalaban ko. Parang yun yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na para ngayon bumawi. Ipakita na kaya ko rin na parang natuto na ako sa mali ko na. Sa likod ng bawat success ng isang atleta, G, nariyan talaga ang ating mga coach. So si coach ba, paano mo siya maide-describe? Para sa akin po, hindi naman mahirap na ano, sa akin, sa coach. Wala naman problema sa akin. Siguro yung sa akin lang, makinig lang talaga ako sa sasabihin ng coach sa akin, sa mga advice nila, saka sumunod lang talaga sa pinapagawa nila kasi para sa akin din naman. Rose G, ano pa bang aantabayanan ng ating mga kapuso sa iyong weightlifting journey? Meron ka pa bang mga kompetisyon na sasalihan? Opo, this coming July po, July. Asian Youth and Juniors, yun po yung pinaghahandaan ko rin. Then, diet na naman ako ngayon. Yun.
Maraming salamat, Rose G. Ramos, sa iyong oras na ibinigay dito sa At Home with Jamay Regional TV. More power sa iyong karera. Ingat ka palagi. Thank you, At Home with GMA Regional TV, for inviting me and for the opportunity to share my story. Kini ang At Home with GMA Regional TV.